sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kuli tayo nagpapatuloy sa ating serye na tinatalunton sa aklat po ng Mateo. At bawat pagkakati po natin sa umaga ay tuwing unang araw sa linggo, tayo po ay natututo sa pamamagitan ng mga aralin na inilalatag ng inyong mga tagapagturo. Ano po? At balikan natin yung nakaraan bago tayo pumasok sa ating paksa. Ito yung huli nating pinag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa kaaway. Na ang lahat ng mga Kristiyano na nagsasapraktika ng pakikipagrelihiyon sa Diyos ay kailangan gawin ang mga bagay na ito. Sinabi ng Panginoong Yesus ang mga salitang ito sa paraan na ginamitan niya ng hyperbole. Ano po? Mahalin niyo yung inyong kaaway, ayon sa Mateo 5:43 ASNB. Narinig niyo na sinasabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. So dito po ay may sinabi ang ating Panginoong Yesus na yung binanggit niya na yun na mahalin mo ang iyong kaaway, kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway, yun ang sinasabi ng mga Pariseo. Ni-repeat lang niya. Ano po? At pinakita niya doon na ganun ba ang nakasulat sa Old Testament? Kasi ang sabi diyan, narinig ninyo na sinasabi noong una. So meron siyang kinuko sa lumang tipan na sinasabi noong una. At ang sinasabi noong una ay hindi ganyan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Hindi yun ang nakasulat. Ano po? God never commands hate for other people. Ayon yan sa Leviticus 19:18. Ganito po ang nakalagay. Huwag kayong maghihiganti. Yan palang nakalagay na ang paghihiganti ay sa Diyos at hindi sa atin. Kasi kung tayo maghihiganti, tayo magkakasala. Ano po? Sa Diyos ang paghihiganti, hindi sa tao. Dalawa lang yan, ikaw ang mapatay o ikaw makapatay o makulong. Ano po? Ang sabi dyan, huwag kayong maghiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan. Kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili, ako ang Panginoon. Kung ayaw mo na sinasaktan ka, ganun din dapat ang ginagawa natin sa iba na hindi tayo nakasasakit. Ano po? Yan ang nakasulat sa Leviticus 19:18. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Sinasabi yung salitang, I am the Lord kasi siya yung may pamamahala sa atin. Siya yung sumasakop na batas sa atin. Kaya sinasabi niya, ako ang Panginoon. Kung kinikilala ninyo ako ang Panginoon, susundin niyo ang aking utos. Ano po? Leviticus 19:18 commands love for one's neighbor, but there's no scripture where Jesus' listeners would have been told to hate their enemies. Wala siya sinabing ganung mahalin mo ang iyong kaibigan, kapuutan mo ang iyong kaaway. Kaya niya sinabi kanina yung una na yun dahil yun yung sinasabi ng mga Pariseo. Batay sa kautusan daw ni Moises, eh mali naman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanilangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ano ho? You have heard, but I say. Kaya narinig ninyo. Saan narinig doon sa mga Pariseo? Sa Diseo, Eskriba, yung mga gumagawa ng kautusan. Narinig ninyo sinasabi. But I say, ayon, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Bawat isa may umuusig sa atin eh. Gumawa ka ng mabuti, may sasabihin. Gumawa ka ng masama, may sasabihin. Kaya gumawa ka ng mabuti, kaya gumawa ka ng masama, may laging may sasabihin kayo. Paano yan? Hindi tayo pwedeng kumante. O, hindi sabihin natin sa Diyos. Ipanalangin mo yung umuusig sa'yo. Pag ikaw ay nagpakalaki-laki, taba-taba naman. O magpakapayat ka. Pet-pet naman. Hindi maraming isang kalalagay. Diba? Lagi niya sinasabi tao. Tingnan niyo kung maigi. Kaya, siyempre nakakairit tayo. Ano? Bakit? May mga bagay na wala tayo dun sa paghatol. Ano? Para yung isang tao ay hatulan. Hindi natin alam ang nangyayari dyan. Ano po? Kaya, kung meron man umuusig sa atin, ang sabi, panalangin ninyo. Sabihin ninyo sa Diyos, kasi Diyos ang gaganti dyan sa mga tao na yan. Ayan, so nagpapatuloy siya sa pangangaral, sa ang kanyang Sermon on the Mount ay dinadagsa ng mga tao. Siyempre,
nandiyan ang mga Pariseo na nakasubaybay sa aral ng Panginoong Hesus kung ito ay tatama sa kanilang aral patungkol kay Moses, okay tayo. Pero pag ito ay kumontra, lalabanan ka namin. Ganyan ang mga ugali nila at pinaalala akong talata. Nang mamatay ang Panginoong Hesus, ganyan din ang ginawa nila sa mga alagad. Naalala ko itong si Esteban. Ano ang screenshot ko pala kanina. Ito si Esteban ay ganun din ang ginawa sa kanya. Inano siya, pinatay siya kasi bunga ng inggit. Pinagbabato ito eh. Kung si, ano, si Esteban. Ano po? Makikita natin sa Acts chapter 6. Verse 12 hanggang 15. Tingnan niyo po ang nakalagay. Acts 6, 12, 15. At kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda. At ang mga iskriba. Ayan o. At kanilang dinaluhong at sinunggaban si Esteban at dinala siya sa Sanhedrin. Parang korte. At nangagharap ng mga saksing sinungaling. Nagpapatunay laban yung kay Esteban na nangagsasabi. Ang taong ito hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dahong banal at sa kautusan. Ito daw si Esteban nagsasalita ng laban sa kautusan ng mga Pariseo, Eskriba, Saduceo. Sapagkat narinig namin kanyang sinabing itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dahong ito at babaguhin ang mga kaugali ang ibinigay sa atin ni Moises. Tanya po ang ginatapos. At ang lahat na nakakaupo sa Sanhedrin na nagsisitig sa kanya ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang angin. Ayan ang makita ng mga Hudyo na si Esteban ay nagsasalita patungkol sa Panginoong Jesus. Nagalit ang ibang mga leader. Ganito din yung ginawa niyo nung Jesus na amo nila. Pinagbabato nila hanggang sa namatay ang kawawang si Esteban. Pero ganun din ang sinabi ni Esteban, Ama, huwag mong ibilang sa kanila yung mga kasarangan, hindi nila alam yung ginagawa nila. Sarado ang tenga ng mga Pariseo, Saduceo at Eskriba patungkol sa kautusan ng Diyos. Kaya nang makita niya sa kanyang audience na nandito na naman itong mga matitigas ang puso at mga ipokrito, pinakilala niya ang chapter 6. Ayan. Tapos na tayo dun sa chapter 5, dito ba? Ito ay Matthew chapter 6, Bible study, lesson number 11. Ano po? At ito ay tumatalakay patungkol naman dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesus ang katotohanan tungkol sa pagbibigay. Kasi itong mga Pariseo na to, sakit. O giving to the needy. Ang gusto nila, nagseserve sila sa Diyos, sa bayan, nagkakamal sila ng pera. Ganun ang gusto nilang mangyari. At napapabayaan ngayon yung iba na mga servants dahil sa kanilang pag-iikapo, ayan, ganyan yung context niya, at ang gusto nila sa kanila lahat papabor. Ano po, kaya ito katuhan tungkol sa pagbibigay o giving to the needy. Ayon sa matandang sipat, tingnan muna natin sa historical background, Deuteronomio 15:6, siya ay bibigyan mo, utos ito ng Diyos sa Israel, at ang iyong puso'y huwag magdadamdam pagka binibigyan mo siya. Sabihin, huwag kang madamot. Pag nagbigay ka, huwag kang yung, aking yun eh. Kita niyo yung Good Samaritan. Pag binigay mo, buo yun sa loob, bukal. Ano? Awang gawa. Huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa. At sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. E kinalaman sa business. Ano? Yung gagawin mo, kung paano ka kakain, magpapagal. Iniuutos ito sa bansang Israel para ma-maintain yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa na nagsasapraktika ng pakikipag-relihiyon sa Diyos. You shall generously give to Him and your heart shall not be weak when you give to Him. Because for this thing, the Lord your God will bless you in all your work and in all your undertakings. Hindi ito dapat mabigat sa loob. Ano ho, yung sukatan ng pagbibigay. Inihahalimbawa dyan, ito yung pagsasapraktika ng pamumuhay na maka-Diyos yung nagbibigay. Ayaw ng Diyos yung madamot eh. Practicing righteousness and godly living as Christ instructed is the path to spiritual maturity. But He gives a severe warning about the motive behind godly works and the intention behind the performance of righteous deeds. Kasi ngayon, pag nagbigay, ang dahil ka nga, selfie mong tayo. Ah, hindi ba, no?